halos piso kada kilowatt hour na bawas singil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong buwan. Pagbabalik ng lumang academic school calendar, hindi maaaring madaliin ayon sa DepEd. Mahigit 5 milyong halaga ng cash kabilang sa nakuha ng mga otoridad sa mga bot sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang patas na paglilitis kina Apollo Quiboloy at dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kapwa walang dapat ipangamba si Apollo Quiboloy at dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. sa proseso ng batas sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makatitiyak ang dalawang personalidad ng fair trial sa kanilang mga kinakaharap na kaso. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pastor Quiboloy, we've known him for a very long time, and ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Patas na paglilitis, ito ang siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Apollo Quiboloy sa kanyang kinakaharap na kaso. Ayon pa sa Pangulo, walang dapat ipangamba ang religious leader na makikialam sa kanyang kaso ang Estados Unidos sa kanyang legal battle. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Noong Sabado, naglabas ng pahayag si Quiboloy na handa niyang harapin ang kanyang kaso sa Pilipinas kung matitiyak ng pamahalaang hindi manghihimasok ang Amerika. It seems to me a little bit tail wagging the dog, tawag na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion. Nasa most wanted list si Quiboloy ng US Federal Bureau of Investigation dahil sa umano'y partisipasyon nito sa labor trafficking. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. ang fair trial sa Pilipinas. Muli rin binigyan din ng Pangulo na walang nagbabanta sa buhay ng dating kongresista. The same thing. Wala naman kami sa lahat ng mga sinasabi ni Arnie Teves na takot siya sa buhay niya. Wala kaming report na ganun. Walang nagbabanta sa buhay niya. Si Teves ay wanted dahil sa kasong pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa. Siya ay naaresto noong Marso sa Timor-Leste habang naggo-golf. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinagot ng Department of Justice o DOJ ang ibinigay na kondisyon ng religious leader na si Apollo Quiboloy na susuko siya kapag hindi makikialam ang Estados Unidos sa kanyang kaso. Ayon sa DOJ, seryoso at may ebidensya ang kaso at hindi maaaring magpataw ng mga kondisyon sa kanyang pagsuko si Quiboloy. Ito ang balita ni Dante Amento. If you will analyze the statement of Pastor, no? Meron siyang walang problema. He is ready, able, willing to face the cases in court because he knows that he is innocent of these charges. Payag at handa si Apollo Quiboloy na harapin ang lahat ng nakasampan itong kaso sa korte. Ayon sa abogado nitong si Attorney Israelito Torion, nagdadalawang isip lang itong sumuko ngayon dahil maaari umano siyang sapilitang kunin ng Estados Unidos. Hindi lang kasi ito dito sa Pilipinas eh. Meron ding kaso sa United States of America and he has this legitimate fear na baka i-extraordinary rendition siya. Sa isang pahayag nitong Sabado, sinabi ni Quiboloy na maaari umanong ipapatay siya. Dalawang bansa ang nagkasabwat, bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabwatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari.
Sinabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla na mas maigi na lang nakusang sumuko si Kibuloy at harapin ang mga kaso laban sa kanya na walang anumang kondisyon. Dagdag pa ni Remulla, hindi maaaring magbigay ng anumang kondisyon ang religious leader sa kanyang pagsuko. Hindi anya simpleng mga kaso ang kinakaharap nito gaya ng sexual assault o abuse of minor at human trafficking at may ebidensyang magpapatunay dito. Sa ngayon, hinihintay ng DOJ na maglabas ng arrest warrant ang isa pang korte sa Pasig City para naman sa kasong qualified human trafficking laban kay Kibuloy na walang rekomendadong piyansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling hinamon ng isang senador si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na lumabas na at dumalo sa imbestigasyon sa Senado. Kasunod ito ng audio statement ng religious group leader. Giit ng senador, kung totoong matapang si Kibuloy, dapat nitong ulitin ang mga sinabi nito sa loob mismo ng Senado. Gayunman, nanindigan ang mambabata sa tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado sa mga aligasyon ng pang-abuso ng religious group leader kahit pa hindi ito sumipon. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Record your shameless audacity in history. Patunayan mo, ganyang paring kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Muling dumistansya si Vice President Sara Duterte sa mga espekulasyon hinggil sa umunoy plano niyang pagkandidato sa 2028 presidential elections. Base sa latest survey, muling nanguna si VP Sara sa mga napupusuan ng mga Pilipino para maging presidente, kung saan halos kapantay niya sa survey si Senator Raffy Tulfo. Para kay VP Duterte, masyado pang matagal ang 2028, kaya't nais muna niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang trabaho bilang vice-presidente at kalihim ng Department of Education. Gayunman, nagpasalamat pa rin ang vice-presidente sa suporta at tiwalang ibinibigay sa kanya ng ating mga kababayan. Napakalayo pa kasi ng 2028 para natin mag-usapan siya ngayon ang ginagawa ng natin ngayon. Kailangan natin gawin lahat ay mag-trabaho na mag-contribute tayong lahat sa nation building. Bababa na halos piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Abril. Bunsod ito ng mababang generation at transmission charges. Ito ang balita ni Rosalie Pons. We will be having an almost 1 peso per kilowatt hour reduction in the bills of electricity customers for the month of April. Inaasahan na ni Aling Violi at Mang June ang pagtaas sa singil sa kanilang kuryente ngayong tag-init. Anila, ito ay dahil sa mas madalas nilang paggamit ng air conditioner, electric fan at refrigerator. Kaya naman ikinatuwa nilang may bawas singil ang Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan. Sana lagi. Sana laging na may discount yung matataas. Para naman makabawas ng bill. Hindi rin natin masabi na magtipid dahil sa init, kaya lang mas maganda kung mababa lagi. Good news yun. Siyempre, makakabawas ng bayarin. Pandagdag din sa gastusin. Nasa halos piso o 0.9879 centavos kada kilowatt hour ang bawas singil ng Meralco sa kanilang electricity rate ngayong Abril. Nangangahulugan nitong magkakaroon ng hanggang 198 pesos na bawas sa bayarin sa kuryente ang mga tahanang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. 296 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour at 494 pesos sa 500 kilowatt hour. Dahil sa mababang generation at transmission charges, ang pangunahing sanhi ng bawas sa kabuuang singil ng kuryente ngayong buwan ng Abril ayon sa Meralco. Busod ito ng mas mababang singil mula sa independent power producer at mga power supply agreement.
mga dahilan kung bakit bumaba yung kuryente. Parang dalawang factors, generation at transmission, parehong bumaba. So nagkaroon ng combined impact of almost a 1 peso reduction. Noong March 2024, tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ng 0.0229 centavos kada kilowatt hour, kaya nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa billing ng mga consumer. Samantala, bagaman may pagbaba sa singil ng kuryente ngayong buwan, muling hinihikayat ng Meralco ang publiko na maging masinop sa paggamit ng kuryente. Ito ay sa gitna ng inaasahang pagtindi ng konsumo ngayong tag-init. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magdeklara ng nationwide state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino phenomenon lalo na sa sektor ng agrikultura. Sa ambush interview sa Bacolod City, naitanong kay Pangulong Marcos ang tungkol sa mga probinsyang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Ayon kay PBBM, iba-iba ang antas ng naging epekto ng El Nino sa bawat probinsya at ito ay re-resolbahin anya ng pamahalaan sa regional level. Ang katotohanan niyan, lahat maapektuhan. Ngayon, gano'ng kalala ang magiging effect ng El Nino? Yung, it's really ang mga probinsya sa western side na tinatamaan, Western Luzon. Tapos dito, Region 6. Those are the areas na nagde-declare ng calamity. But the other areas, although ramdam pa rin, hindi naman critical. Painit pa ng painit ang panahon, kaya naman lalong tumitindi ang panawagan na ibalik na sa lalong madaling panahon ng June to March na pasok ng mga mag-aaral. Ngunit ayon sa Department of Education, may proseso silang sinusunod bago ito tuluyang maipatupad. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hindi natin pwede compromise ang pahinga ng ating mga teachers at ng ating mga learners dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase dahil kailangan ng pahinga, hindi lang ng teacher, kundi ng mga mag-aaral. Hindi maaaring madaliin ng Department of Education ang pagbabalik sa lumang school calendar. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, kapakanan ng mga guro at mga estudyante ang kanilang pangunahing konsiderasyon sa bawat hakbang na gagawin. Sinabi ng kalihim na kung gagawin agad ito sa darating na pasukan, maaapektuhan ang pahinga ng mga guro at mga mag-aaral. Number one, ito ay resulta ng mga consultation na natin. Collective decision na ito based on our consultations, yung version ng ating school calendar. Naiayos na rin aniya kasi ang mga plano matapos ang mga konsultasyon kaya hindi na ito maaari pang baguhin pa. Yun na ang nalatag doon sa mga consultations natin na sa susunod na taon matatapos tayo mid-May at sa susunod na taon matatapos tayo mid-April and then balik na tayo sa March. Siniguro naman ng Education Secretary na ngayong taon ay walang magbabago sa huling araw ng pasok ng mga estudyante sa paaralan. Hindi na, dahil ang suspend lang naman natin ay yung in-person classes, pero yung pag-aaral nila tumutuloy yon sa alternative delivery mode sa tulad ng online o modular. Base sa ulat ng DepEd, mahigit 5,000 paaralan sa bansa ang lumipat sa alternative delivery mode of learning gaya ng online classes at modular learning. Dahil sa kanselasyon ng face-to-face na klase, dala ng matinding init ng panahon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaking tulong sa Pilipinas ang nangyaring multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Ito ang balita ni Nel Maribuho. I sincerely hope so. I really do.
I really do. But again, so we are trying everything. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiiwasan na ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea matapos ang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang pakikipagdialogo ng pamahalaang Pilipinas sa Beijing upang maiwasan na mapataas ang tensyon sa riyon. Lahat ng maaari natin gawin, ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing, makausap sila na huwag na natin masyadong papainitim pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang kanon, walang water cannon, hindi na mabalik sa ganun. Lumahok sa MMCA ang Armed Forces of the Philippines, US Indo-Pacific Command, Australian Defense Force at Japan Self-Defense Forces. Ayon kay PBBM, naging malaking tulong ang MMCA sa AFP. Hindi na rin bago kay PBBM ang aksyon ng China na sinabayan ng isang military activities ang MMCA ng apat na bansa. The interim reports that I'm getting is that very useful talaga in terms of the interoperability so that each navy knows how the other navy operates, number one. And secondly, that they learn how to operate together. So maganda naman daw ang takbo. And that's the usual reaction from the PLA. Maglalabas din sila ng kanilang barko. So it's almost normal already for us, unfortunately. Kinontra naman ng National Security Council ang naging pahayag ng Beijing na ginugulo ng naturang Quad Maritime Cooperation Exercises ang sitwasyon sa South China Sea. At dun sa kanilang statement, sinabi pa nila na yung ating ginagawa daw is disrupting the South China Sea situation and creating bases, no? Mm-hmm. And then they said na it's under control. Under control daw yung mga ganito. Sabi ko, paano naman nila sasabihin na things are under control? Hindi naman tayo lumabas sa ating exclusive economic zone. Yung ating Quad Maritime Cooperation Activity with US, Japan, and Australia, ginawa po natin ito sa loob lamang ng ating exclusive economic zone. Hindi natin ito ginawa sa exclusive economic zone ng China. No? Which is what? 1,500 kilometers away. Ginawa lang po natin ito dito sa ating teritoryos. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Tinuligsa ng isang mambabatas ang pahayag ng China na nakasisira umano sa kalikasan ang ginawang paglalagay ng payaw sa Recto Bank. Samantala, sang-ayon din ito sa Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos, paraan niya maipakitang hindi maaring basta-bastang bulihin ang Pilipinas. Ito ang balita ni Harlene Delgado. Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging environment friendly? Nagsisinungaling ang China, iyan ang buwelta ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino sa China. Ito'y matapos tuligsain ng China ang paglalagay ng payaw ng ilang mangingisda sa Recto Bank sa West Philippine Sea na nakasisira umano sa mga bahura at sa marine environment. Giit ng senador, hindi ang Pilipinas kundi ang China ang sumisira sa kalikasan. Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef, mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Sa Binasyol, for example, Sandy Cay, sila, di ba, nakita naman ng mga UP marine scientists na iba na yung kulay. They're lying. Suportado ng senador ang Maritime Cooperative Activity o MCA sa pagitan ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos. Anya, hudyat ito ng mas pinalakas na alyansa ng Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito. It is a consequence, perhaps, pero mas maraki yung positive. Mas titibay yung diplomatic ties natin doon sa mga defense allies natin na kasama po sa UNCLOS. It will signal a strong deterrence na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin it will promote more regional stability.
Sa kabila ng joint maritime drills ng Pilipinas at iba pang mga bansa, naniniwala si Senator Tolentino na dapat pa rin ituloy ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa China sa diplomatikong pamamaraan. Sa ngayon kasi, para sa senador, hindi naman umano lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Iyan ay kahit ilang Pilipino na ang nasaktan dahil sa mga agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. Kaya natin nasasabing na-aggravate kasi ngayon tayo nag-flex ng ating counting muscles, katulong yung mga kaalyado natin. So I don't think that it has been aggravated. Siguro ang dagdag lang dito yung water cannoning nila at saka yung patuloy na pag-exercise ng dangerous maneuvers. Darating din yung panahon na makikipag-usap sila. Ayaw lang nilang mapahiya siguro ngayon. Patuloy na palakasin natin yung fleet natin, dagdagan yung mga barko ng DFAR, dagdagan yung mga Coast Guard vessels na umaayuda, nagbibigay ng gasolina, naglalagay ng payaw. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi na siya magkokomento kaugnay sa issue ng pinagtatalunan teritoryo sa West Philippine Sea. Sa panayam kanina kay VP Sara, iginiit nito na sapat na anya ang naging komento kamakailan ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, kaya't hindi na siya magbibigay pa ng pahayag ukol dito. Batay sa naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte, iginiit nito na ang Chief Architect ng Foreign Policy at ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ang dapat na sumagot sa issue ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa mambabatas, hindi trabaho ng Vice Presidente na magsalita ukol sa nasabing issue laban sa China at sa kahit ano pang bansa. Nauna nang kinwestiyon ng grupong akbayan si VP Duterte hinggil sa umunay pagiging tahimik nito sa usapin sa West Philippine Sea. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvie Delphine mula sa Perth, Australia. Magandang araw sa iyo, Marvie. Marvie, dyan ba sa Australia madaling makakuha ng visa? At ano yung mga specific requirements, ano, lalo na kung yung mga gusto dyan magtrabaho? Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Sa mga may plano nga magtrabaho dito sa Australia gamit ang Skilled Work Visa, ang processing times nito ay nasa 12 to 18 months. Ayon sa visa requirements ng Australian Department of Home Affairs, kailangan ng skilled worker ay below 45 years of age at pasado sa health and character requirements. Kailangan rin ang English language ability and fluency kasama na rin ang 3 taon ng work experience. Monica? Sige, Marvie, bigay mo na mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Hinigpitan na ng New Zealand ang kanilang patakaran sa pag-i-issue ng visa. Base sa kanilang anunsyo, isasama ni nila ang language at skill criteria at iigsian na rin ang validity ng work permit bilang tugon sa tinatawag na unsustainable net migration. Ang pagbabago sa Accredited Employer Worker Visa Scheme ay agad ding ipinatupad. Layo ng bagong patakaran na mas mabigyan ng pagkakataon ang New Zealanders na makapag-qualify sa mga trabaho. Base sa tala ng New Zealand, nasa 173,000 ang nag-migrate sa naturang bansa noong 2023. Nagbabala si Japanese Prime Minister Fumio Kishida na magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanilang alyansa ng Estados Unidos ilang araw bago ang kanyang pakikipagpulong kay US President Joe Biden. Sa isang panayam, sinabi ng Japanese Premier na habang nagpapatuloy ang alitan ng Russia at Ukraine, Middle East at maging sa East Asia, nagpa siya silang palakasin ang kanilang defense capabilities at security policy.
Si Kishida at US President Biden ay patakdang mag-meeting sa Washington sa Miyerkules. Inaasahang dadalo rin ito sa kauna-unahang trilateral summit sa pagitan ng China, US at Philippines. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvie Delphine. Magandang gabi. Hindi naging madali ang pagbubukas ng mga otoridad sa 27 volts na nakuha mula sa Nereid na Pogo Hub sa Bambantarlac, Kamakailan. Kabilang sa mga nakuha dito ang mahigit 5 milyong piso cash at sari-sari mga dokumento at pasaporte. Ito ang balita ni Ryan Lacandale. Hindi namin may paliwanag kung bakit nagkawalaan ng mga grinders at saka yung mga tao mag-ooperate ng grinders dito. Isamantalang handang-handa na sila noong nakaraang Biyernes. Naantala ang pagsisimula ng pagwasak at pagbubukas ng mga bolt sa Baofu Compound sa Bambantarlac, kung saan nirid noong nakaraang buwan ang Zone U1 technology na isang Pogo Hub. Ayon sa mga otoridad, wala silang mahagilap na grinder at mga operator nito sa buong bayan. Ngunit bago pa ang pangyayaring ito, nauna nang pinutulan ang supply ng kuryente at tubig ang buong compound, kaya naman iisang acetylene torch na lamang ang pinagbukas sa lahat ng 27 volts sa compound. Kasi wala ho tayong grinder na magamit sapagkat pinatayan po ng kuryente itong compound. Yun ang pinagtataka namin, no? Bakit napatay yung kuryente ng compound? Eh, sabi ng Tarelco, hindi sila ang nagpatay ng kuryente. Sabi rin ng Water District, hindi rin sila nagpatay ng tubig. So sino ang responsable sa pagpatay ng tubig at saka kuryente sa lugar na ito? Unang binuksan ang 6 na bolt sa administration building ng Pogo kung saan may nakuhang 5.5 million pesos cash. Sa isang bolt naman, may ilang dolyar, mga dokumento at mga passport din na nakuha ang mga otoridad. Karamihan sa mga pasaporte ay pag-aari ng mga Chinese national. Pero ayon sa PAOK, maliit na halaga lamang ito kumpara sa mga crypto wallet na karaniwang pinagdadalhan ng mga Pogo sa kanilang nakulimbat sa pang-i-scam. Actually, yung mas importante sa amin are the documents, financial documents na magiging basis ng ating forensic accounting. Generally kasi, you seldom find large cash amounts of cash in Pogos like this. Kasi usually, mga nandyan na lang, yung mga pangpasahod nila, mga operating expenses and all. Pero what we need are evidence that would lead us to their digital currency, to their digital accounts. Mga crypto wallets, mga seed phrases. Kasi yun ang lifeblood ng mga Pogos, eh. Digital currency. Nagsampa na ng criminal forfeiture case sa korte ang mga otoridad. At sa Huwebes, pag-uusapan ng pagsasamba ng civil forfeiture para mapakinabangan ng gobyerno ang mga gusali at mga nakumpiskang sasakyan sa nasabing Pogo Hub. Ibig sabihin po, yung buong compound na ito, 36 buildings and all, lahat ng lupang nandito, mga sasakyan at ano paman, this will all be forfeited in favor of the Philippine government. Isa sa mga modus operandi ng mga ilegal na Pogo ngayon ang pagtatago sa likod ng mga lisensyadong Pogo. Gaya ng Zone U1 technology kung saan ang permit nila ay naka-address sa isang gusali, subalit sa ibang lugar natunton ang mga scam hub. Thankfully, we were granted warrants for that entire 36 buildings and we found the scam farm doon sa akala ninyo ay construction area. Pagpasok namin, nandoon lahat ang scam farms nila. Isa sa nakikita pang problema ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagkakabahagi sa maliliit na grupo ng mga nakakatakas sa mga niraid na Pogo Hub kung saan nagpupunta na ang mga ito sa mga subdivision at condominium. At para tuluyang masawata ang mga ito, kailangan ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga mamamayan. Sa ngayon, may mga ilang Pogo Hub pa na binabantayan sa ilang bayan sa Pampanga. Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawi na ng Department of Environment and Natural Resources ang kasunduan nito sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI hinggil sa pangangalaga sa isang bahagi ng protected area sa Surigao del Sur. Sa press conference kanina ay pinagutos na ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo
Toy Zaga ang kanselasyon ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement sa SBSI dahil sa umunoy pang-aabuso sa naturang lugar imbes na pangalagaan. Kaugnay nito, makikipagpulong ang DNR sa Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development at sa Provincial Government kaugnay sa gagawing pagpapaalis sa mga miyembro ng SBSI na naninirahan doon. Kabilang sa planong pag-usapan, ang gagawing reintegration at resettlement ng nasa mahigit 1,400 mga pamilya na naninirahan sa kabundukan. Nauna nang naging kontrobersyal ang SBSI dahil sa umunoy child marriage at iba pang kaso ng mga pang-aabuso sa mga miyembro nito mula sa kamay ng kanilang leader na si J. Renz Quilario alias Aguila. Humingi ng paumanhin si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaugnay ng pagkakahuli ng kanyang convoy sa EDSA busway kaninang umaga. Ipanaliwanag ni Singson na nag-overtake lamang ang kanyang convoy kaya pumasok sa busway. Pumayag naman siyang maisyuhan ng violation ticket ang kanyang driver dahil sa paglabag at naniniwala itong hindi dapat tularan. Gusto rin umano niyang bigyan ng 100,000 pesos ang mga MMDA personnel na nakahuli sa kanyang convoy. I'm very sorry. At hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver, sa, hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa, hindi nakasarayo kasi bukas, nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. Posibleng matapos na ang operasyon ng mga motorcycle taxi ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito'y dahil sa May 31, magsusumite na sila ng pinal na rekomendasyon sa Kongreso sa resulta ng pilot study sa MC Taxi. Ito ang balita ni JP Nunez. Theoretically po, pag natapos ang pilot study, everything will have to stop. Pati po yung paggalaw ng mga motorcycle taxis all over the Philippines will have to stop. Sa May 31, matatapos na ang pilot study ng Technical Working Group sa operasyon ng motorcycle taxis. At dahil nakabatay lang ang operasyon nila sa pilot study, pwede ring mahinto ang kanilang operasyon oras na maglabas na ang Technical Working Group ng kanilang rekomendasyon sa Kongreso. Pero ayon kay LTFRB Chairman at MC Taxi TWG Head Attorney Chofilo Guadis III, hihilingin nila sa Kongreso na ituloy pa rin ang operasyon ng MC Taxi habang wala pang batas para maging legal ang mga habal-habal o MC Taxi. Even if the pilot study is already terminated, ituloy po yung programa until such time na may maipasa na batas that would govern motorcycle taxis. Habang inaantay po yung batas, the program continues. Ayon kay Chairman Guadis, kasama sa kanilang rekomendasyon ang expansion ng operasyon ng MC Taxi. Maaaring makapasok ang mas marami pang kumpanya at mas malawak ang magiging operasyon sa iba pang mga probinsya. Sa binabalangkas na batas naman anya, kasama sa rekomendasyon ang operasyon ng MC Taxi maging sa mga lugar na walang internet. Sa local government, makikipag-ugnayan ang mga habal-habal para maging legal ang operasyon. Mukhang ang Kongreso po ay papunta sa isang batas po that would make motorcycle taxi available po hindi lang sa highly urbanized cities but in almost all areas of the country. Sa ngayon, nasa second reading na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill para maging legal ang operasyon ng mga MC Taxi. At habang wala pang batas, hindi muna magbubukas ng panibagong mga slot ang LTFRB para sa dagdag na mga unit ng MC Taxi. Samantala, kung ang mga MC Taxi rider ang tatanungin, malaking kawalan sa kanila kung mapuputol ang kanilang operasyon, lalo't ginawa na itong full-time na hanap buhay ng ilan. Maraming mawawalan ng trabaho. Katulad sa akin, nagpo-full-time ako. Ito lang talaga inaasahan kong trabaho. Pagka nawala yan, maraming mawawalan ng trabaho. Yung iba,
Malamang mag-i-illegal na lang yan, sir. Maghahabal, ganun ang labas niyan, sir. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panalo ang Armed Forces of the Philippines, o AFP Lady Gunner, COMELEC suffragettes at Judiciary Justice Server sa pagpapatuloy ng preliminary round ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Sa pagpapatuloy ng maaksyong labanan ng UNTV Volleyball League Season 2, preliminary round kahapon April 7 na ginanap sa Paco Arena, Manila. Panalo sa first game ang AFP Lady Gunner sa 3 sets to 1 kontra BFP Lady Firefighters sa score na 25-21, 19-25, 25-10, 25-13. Napiling best player of the game si Lilette Mabayad. Sa ngayon ay nasa ikatlong pwesto na sa standing ang AFP na may dalawang panalo at isang talo. Pangpito naman sa standing ang BFP na may 0 win at 2 loss. Nag-enjoy yung team na kalaro yung BFP. Naging mabagal yung reactions, yung galaw nila. So yun lang yung naging tingin namin na kaya humahabol yung BFP. Lumaban lang talaga yung BFP kasi gusto pa rin naman nilang talagang manalo. So medyo nagkaroon lang ng konting adjustment lang kami. So gumagal lang yung receive. Yung defense, medyo nakukulangan pa kami. Kaya naman sana eh. Ano lang, nabitin lang kami sa pagkapit nila sa momentum nila. Pero babawi kami. Ano pa, kailangan pa namin yung training siguro yung footwork, tsaka, pero kita naman talagang malakas yung EFT. Sa second game, nakuha ng COMELEC Suffragettes ang panalo laban sa Senate Lady Defenders sa 3 sets to 2 sa score na 18-25, 22-25, 25-20, 25-21, 15-12. Best player of the game naman si Judith Abil. Sa ngayon ay nangunguna na ang rookie team na COMELEC Suffragettes sa game standing na may 3 win at 0 loss. Nasa ikalawang pwesto naman ang Senado na may 2 win, 1 loss. Nag-adjust lang din kami sa lahat ng bagay. So yung mga import namin, hirapon namin yung mga import namin kasi yung isa walang laro, yung isa naman may laro. So nakapag-adjust naman agad. Eh, ganun talaga. May nananalo, may natatalo. Today is not our day. Maayos kami, wala. Narattle lang talaga kasi. Medyo nag-collapse. Sa third game, panalo din ang Judiciary Justice Servers kontra sa SSS Pension Protector sa tatlong magkakasunod na set sa score na 20-25, 21-25, 21-25. Back-to-back best player of the game naman si Alarni Pesebre. Sa game standing, nasa ika-apat na pwesto ang Judiciary na may 2 win at 2 loss na. Habang nasa ika-arim na pwesto naman ang SSS na may 1 win at 1 loss. Ang pinaka-basic namin doon is yung receive. Pag wala kaming receive, walang set, walang palo. Ang galawan ng tao, yung galaw ng malo at saka yung galaw ng service nila. So yun yung pinag-aaralan din. Aside from the practice, mismong on the game, kailangan basahin nila kung paano gumalaw ang player, paano mag-serve, paano bumlock. Yung performance nila mas parang pababa. Kaya tinanong, nagkaroon kami ngayon ng open forum. Kaya mas tagal ako lumabas. Kasi dito kailangan natin ilabas yung kung ano yung mga nagiging problema, sabihin na nila. Sana next game, maayos na nila. Abangan ang susunod na game ng mga public servants sa Win in Sports, Win for Charity.
sa pag-aharap ng COMELEC versus AFP, BNP versus BFP, at Senate contra DFA sa darating na April 11, 2024, Webes sa Paco Arena, Manila, na magsisimula alas 12 ng tanghali. Live itong mapapanood sa YouTube account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports and Charity. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mala international standard ang obstacle courses sa KDR Adventure Camp Titans ayon sa mga national player na finisher kahapon. Umabot naman sa higit 1,500 ang nakilahok sa challenge. Ito ang balita ni JP Nunez. Pagtakbo sa initan, paggapang sa putikan, pag-akyat sa matataas na pader, paglalambitin sa bakal, paglulublob sa tubig, at pagtalon sa apoy. Ilan lang ito sa challenging pero exciting obstacle experience ng mga sumali sa third race ng Titans sa KDR Adventure Camp sa Urani, Bataan kahapon. Nahati ang Titan sa mga sumusunod na kategorya, ang elite category kung saan ang mga kalahok ay may matagal na experience na sa obstacle course race o OCR. Ang age group category na depende naman sa edad ng manlalaro. At open category para sa mga beginner o nag-uumpisa pa lang sa ganitong klase ng sports. Sa men's elite category, first place finisher si Mervin Guarte na bahagi ng OCR national team. As a part of national team, everyday nagtitraining kami. Yung lahat ng obstacle na meron dito, isa dalawa lang yung siguro hindi namin natitraining ng perfect. Pero lahat kalamangan dito, natitraining namin everyday. Ayon kay Mervin, may mga obstacle course ang Titans na naranasan niya lang noong nag-compete sila sa ibang bansa. Dagdag pa niya, mala international standard anya ang mga obstacle ng Titans. Yung water tank kasi nagawa namin last year, World Championship sa Abu Dhabi. So doon lang namin nagawa yun. And then ngayon lang ulit na ulit. So nabigla nga ako, may nakita akong tubig. Ganito rin ang pananaw ni Marites Nokyao na first placer sa Women's Elite category. Kaya ng terrain, iba't iba, may uphill, may downhill, may batuhan, may magandang terrain na lumubog kami sa tubig. So sobrang saya, it's like adventure race. Dito pa lang, nakakapagod na, nakakangalay, tsaka masakit sa kamay. Pero isa pa lang tong Twister Challenge sa 25 obstacle courses na dapat tapusin ng mga kalahok sa Titans para maging finisher. Ang Titans at KDRAC, ang ginawa natin dito is based talaga dun sa standard ng international race ng OCR. So, ayun, kung may ano yung bago dun sa international, pinipilit po natin dito na makuha rin at may bigay din sa kanila. At hindi lang yon, mas ini-improve pa natin para pagdating nila internationally sa competition na yon, mas familiar na sila dun sa hirap, dun sa mga familiar na sila dun sa mga pakiramdam ng mga kung ano yung obstacle na yon, yung hirap na yon, mas easy na sa kanila yung international races. Samantala, mas maikli naman ang tatakbuhin at mas kakaunti ang obstacle courses na dadaanan ng mga beginner na sumali sa open category. Kumpara sa elite group na 10 kilometers at 25 obstacle courses, ang open category ay 5 kilometers lamang at 20 obstacle course lang ang kailangang malampasan para maging finisher. Ginawa natin yung category ng 5 kilometer na open para dun sa mga first timer na gusto masubukan ang sports ng OCR. Siyempre, kailangan natin sa kailang mapakilala ang sports na to. Ang OCR kasi bago to sa Pilipinas, no. Nagsimula to noong 2017. So kailangan lang natin sa kanilang mapakilala kung ano talaga tong obstacle na to. Dahil sa mas maikling takbuhin at obstacle course, na-enjoy din ito ng mga first time pa lang naranasan ang Titans. Pinagandaan ko, nag-exercise din kahit papaano. Kahit na may pasok ako, sinisingit ko talaga mag-exercise. Actually, lumalaban po ako ng mga marathon, like
fun run. Pero this ano po, this challenge sa Titans, kakaiba siya. Oh, super challenging. Grabe, wow. Okay. Nakaka-raise. Message nyo? Conquer the curse. Embrace the challenge. Titans! Woo! Ang 67 years old naman na si Tatay Manuel ang pinakamatandang sumali sa age group category. Bagaman hindi siya ang unang nakatapos sa lahat ng kalahok, ipinagpapasalamat na rin niya na naging finisher siya at nalampasan ang mga obstacle courses. Ang sikreto ayon sa kanya, hanggang ngayon nakakapaglaro pa rin siya ng basketball kaya sanay sa takbuhan at isa rin siyang magsasaka kaya hindi alintana ang matinding init ng araw. Maski kami naglakad na lang nung kasama ko, naglakad kami doon sa kuwan. Pagka nabadating kami doon sa ano, natakbo din naman. Pero naikot namin lahat. Sabi ko, mga bata, yung kalaban, kasali. Sabi, kaya ko pa naman siguro, umiikot. Nakaikot naman. Nasa higit 1,500 ang total registered participants sa third race ng Titans kung saan ang South Cavaliers ang may pinakamaraming kalahok na umabot sa 238 at sila din ang team na unang nakatapos ng lahat ng obstacle course. Abangan sa July 7 ang susunod na schedule ng Titans kung saan mas marami pa ang obstacle courses na lalagpasan at mas mahabang mapa ang tatakbuhin. Conquer the course, embrace the challenge. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito na ang ating mga naging kausi ngayong unang araw ng linggo. Maraming maraming salamat po at shout out na tayo. Unahin na po natin si Bongbong Samirgal. Maraming salamat po. Gayon din kay Mercy Teodosio, Edsui Silva, Alan Arroyo, Alex Leyte, at Neri Nacionales. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang bukas ay magsama-sama po muli tayo. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, Versikulo 4, na nagsasabi, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay nagkakaroon tayo ng pag-asa. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaya